Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nick Creation Channel. So for today guys, meron tayong special content kasi napili tayo ng Golden Bros para maging isa sa mga potential YouTube partners nila. Pero syempre kailangan natin gumawa ng okay na content para sa kanila para ma-support din natin sila. Syempre guys, hindi natin pinalampas yung pagkakataon kasi itong project na to is free to play. Yan yung mga paborito natin and alam natin na may potential to na i-adapt ng big market. And bakit ko nasabi yun guys, kasi lahat ng mga organizations behind this are known organizations na malalaman nyo mamaya. So guys, bago tayo mag-move forward, so tingnan nyo lang tong video sa tabi ko. Ito pala, ayan, tingnan nyo yun guys. So yan yung isa sa mga trailers nila and yan nga yung Golden Bros. So kita naman natin guys kung gaano ka-solid yung graphics nila, diba? Sinasabi nila na easy to play, easy to learn. And yung gagawin nga dito is 3-on-3 gameplay lang. So parang shooter game siya. During the match, parang 3 minutes lang yata merong mga lalabas na mga capsule abilities. So kailangan natin ng critical thinking and counting strategy din para ma-ensure natin na maging maganda yung resulta ng battle natin. So marami ng mga content nito online guys. So kung napanood nyo na to, good for you guys. And then kung hindi pa, then pag-usapan pa natin yung ibang mga high level information nito. And sa future video, pag napili tayo, baka gumawa pa tayo ng mas detailed information. So guys, ganoon lang ulit. Kung bago kayo sa channel na to and hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo guys and like nyo na rin yung video na to pag tingin nyo quality yung output natin. So yun nga guys, andito na tayo sa website ng Golden Bros. So kung gusto nyo mapanood pa yung gameplay, andito yan guys, click nyo lang tong watch. And then syempre join guys sa social media account nila sa Discord. So medyo matagal-tagal na tayo dito sa Discord channel nila. So meron ditong 70,000 na members. So growing pa to, sana growing pa. Guys, nagkaroon nga ng parang mga delays yata sa ibang events nila dahil sa COVID situation sa Korea. Kasi yung mga developers nito nasa Korea. And actually guys, marami na nakakilala sa game studio na to na pag-usapan natin mamaya. So important highlights lang guys, early access na lang game na to sa April 28. So lahat ng mga early adopters nag-join sa presale nung March sa Binance. So sa Binance guys. Oh guys, sa Binance. So doon nila binenta yung 20,000 NFTs nila. And then ngayong paparating na April 25 and 27, meron pa rin mga NFTs na i-release sa Binance ulit. And then sa 28 yung remaining NFTs pa sa ITAM. Yes guys, sa ITAM. So yung ITAM Cube, ito yung magiging partner ng Netmarble na isang AAA game studio. So open lang natin dito guys. Ito, developer. So yung Netmarble FNZ, sila yung experience sa paggawa ng mga games. So kilala sila dito sa The Seven Deadly Sins na blockchain game na nirelease nila. And then yung Blade and Soul din, nirelease nila tong game na to. Actually guys, meron din silang mga traditional games. So ito, mga nakita lang natin online. So ito nga yung sa mobile games, meron na silang mga nirelease dyan. And then sa PC game and then sa console game. So experience na talaga tong game studio na to. And then para makapag-release sila ng crypto battle or blockchain game, so nakipag-partner nga sila sa ITAM. So alam nyo na yan guys, may ITAM tokens, diba? And sila yung magpo-provide ng play to earn infrastructure ng NFT shop and then mga blockchain services. So na-mention natin kanina guys, ang partner din nila is Binance nitong Golden Bros. So yung contractual obligation nila dito and syempre yung strategic partnership na to, kailangan hindi yan masira, di ba? So kailangan nilang makadeliver. So nakita naman na natin yung gameplay kanina na meron ng concept or nilalaro. Hindi natin alam kung video lang yun, pero tingin ko dahil April 28 na yan, so ready na yan to play. Kasi nabasa natin dun sa white paper nila na 2 years nila ginawa tong game na to. And then nakipag-partner sila sa ITAM para tulungan sila dun sa blockchain services. Okay, so pinag-usapan na natin yung gameplay, yung team, yung partner. And then syempre, tingnan pa natin yung ibang mga laman ng website nila. So punta tayo dito sa play to earn. So guys, eto nga, meron silang in-game token. So ito yung GBC. So yung GBC guys, pwede nyo yan i-exchange for token. So magiging pera natin yan, di ba? Sa real world. So yun naman talaga yung concept ng crypto games, di ba? So GBC can be exchanged then or used in the NFT shop. So yan yung pwede mong i-exchange siguro sa ITAM. Tapos ITAM gamitin mo na pambili ng NFT.
sa NFT shop. And then guys, kapag nakapasok ko dun sa early access ng April 28, then magkakaroon ka ng EGBP. So ito nga yung early access points. And then yung mga ma-earn mo na yon, pwede mo yun i-exchange to GBC, na pwede mong i-exchange sa ITAM pagdating ng grand launch. Yung grand launch, di pa natin alam kung kailan. Pero yung early access, April 28, yun, paulit-ulit eh, no guys? So, yun nga guys, ang target natin dito, manalo ng 3v3 mode. So, kailangan manalo tayo sa shooting game na to. And, so, meron ditong mga non-NFT and NFT costumes. Yung non-NFT, yun yung classic costumes lang. So, pwede kang kumita doon, pero hindi ganun kalaki. Katulad ng premium, tsaka ng luxury costume. So, yung premium and luxury costumes, yun yung NFT. So, the more na meron kang costume ng certain character, mas malaking opportunity mo na maka-earn ng GBC. Siyempre, sa early access time ng EGBP. So, itong mga costumes na to, guys. So, kung gusto nyo pang malaman yung information about GBC, so, pwede nyo yan i-click itong GBC details. So, makikita nyo naman yan, guys, na yun talaga yung gamit nila na magiging in-game token. And then, yung EGBP details naman, so, yan, related yan sa early access. So, itong mga tokens na to, so, pwede nga natin i-switch yan. So, yung EGBP to GBC, tapos, pwede natin yan gamitin to exchange for real money or for ITAM, and then pwede tayong bumili ng costume box. So para magkaroon pa tayo ng additional ways to earn sa game, or pwede tayong bumili ng panibagong NFT pa sa marketplace. So guys, itong mga NFTs na to, meron tong mga kanya-kanyang durability, and makikita nyo yan dito sa white paper nila. So sige, i-cover na lang natin ang bahagya. So itong classic, yung non-NFT, meron siyang 24 na durability, meaning 24 times na chance na maka-earn within the game. Pero syempre, merong basis kung gaano kalaki yung bonus na makukuha natin. Pag-usapan natin mamaya yan. So, pag luxury naman, so 150, parang ito yung rare nila. And then yung premium, super rare, super rare, hula ko lang. So 150 yung chance mo na pumita. Pero syempre yung ROI dito, usapang ROI. So yun naman mga tanong natin lagi, di ba? So depende yan guys, kapag ano yung mangyayari sa laro mo, kung mananalo ka ba, maganda yung resulta, ikaw ba yung parang MVP dun sa laro na yon. And then meron ding mga league tier yan. So ito yung way nila para i-distribute nila ng maayos yung prize pool sa mga players. And then may costume grade nga rin. So kapag ka premium skin mo, then meron kang 4.33 multiplier sa token na makukuha mo. Pag luxury naman, 3 times, di ba? So pag classic, 1 time lang yon. So 1 lang yung multiplier mo. Okay, so sana naman medyo nagkaroon tayo ng idea doon, ha. And then kapag bumili tayo ng mga NFTs, yun nga, may bros characters dito, pwedeng si Gregory. So kung gusto niyo malaman yung mga details ng character na to, nandito yung capsule abilities nga na pwedeng lumabas within the game. So andito rin yung mga information about power, survival, and special. So kailangan daw natin na may critical thinking kung ano yung gagamitin natin doon or i-configure natin. So hindi pa natin alam kasi hindi pa natin nalalaro. Pero kung gusto niyo na kaagad tingnan yung mga characters, nandito yan guys, kung sino yung gusto nyong piliin or bilin. So itong ang initial NFT offering na parating, itong April 25 to 27, actually hanggang 28 pala yon. So ang nakita ko si Master Kung ito, tapos si Brain Nui, tsaka si Sugar eh, mga nakikita ko na isesell nila. So actually guys, inopen na natin yan. So dito sa website, punta lang kayo sa marketplace, makikita nyo na yan dyan yung initial NFT offering. So last March, nabenta na nila yung 20,000 sa Binance. And then itong April 25, 10,000 pa ulit. So next naman is 20,000, and then 50,000 naman sa ITAM Cube. So parang yan na yung lalabas ng mga Genesis NFTs ng game na to. So alam nyo naman yan guys, kapag ka nakabili tayo sa minting, tumataas din yung value nyan in the future, lalo na ito AAA to, diba? So makita natin dito, ayun, no? Sugar golden exclusive yung mga premium, tapos luxury. So marami pala, iba-ibang characters din yung isa-sell nila. Okay guys, kung gusto nyo namang malaman yung pricing, so yun nga guys, discounted daw yan, 33%. So around 200 USD, so nasa 10,000 pesos yung isang mystery box na mabibili natin dyan. So paunahan yan sigurado kung talagang mga may gusto dito, di ba? Lalo na magiging available pa siya sa public. So tingnan natin kung sinong mga makakabili nito. Guys, kung nakikita ka nung March, comment ka naman. So ingitin mo kami. Pero kung
may plano ka rin bumili nito sa April 25 onwards. So comment kayo guys kung meron din kayong mga questions or concerns sa mga information na nasishare natin ngayon. So tandaan nyo guys yung pre-sale nila. So ang i-release lang talaga nila dito is in total 100,000 NFTs. So yun yung initial NFTs nila out of 300,000. So yung 200,000 based on sa white paper, parang i-release na lang nila yon in the future pa. Ngayon gusto nila na i-limit lang to para ma-ensure nila yung mga tokens na i-release nila is maganda rin yung ratio sa mga NFTs na ibibenta nila sa mga players. So guys, andito na yan guys. So yung mga link nyan in the future, make sure di tayo maligaw kasi maraming mga nauusong scam ngayon. And make sure tama yung mga website na pinupuntahan natin and aware tayo dun sa mga dates para hindi tayo maloko. So guys, tandaan nyo guys, kapag nakapili tayo ng mga limited edition ng mga NFTs na to, so makakapasok tayo sa April 28 early access. And then yung mga post-tube na to, yung durability, hindi mo na yun mauubos. Unlimited yon, walang 150-150. So yung chance mo na maka-earn ng reward, so unlimited yan guys. Kaya kung magkakaroon ka ng NFT na to, parang sulitin dapat. I-earn natin yung EGBP as much as we can para pag lumabas na yung grand launch, i-co-convert natin yun sa GBC tapos doon sa ITAM tokens, gawin nating pera, di ba? Or bili pa tayo ng ibang NFTs within the game. So, roadmap tayo guys. Yung roadmap nga, quarter 1, 2022. Nag-pre-sale na sila ng 20,000 na costumes. Quarter 2, ito na nga guys yung mga early access. Sa May, yung grand launch nila. And then yung NFT trading, magkakaroon na rin yan sa quarter 2. And then yung mga NFT parts. So parang nauuso yung ngayon, no? Siguro parang gagawin nila na may additional NFTs pa, no? On top of the costume. And then quarter 3, so mga collection card box. So more on ano lang, additional details pa within the game. And then yung quarter 4, new heroes added and so on. So guys, pwede nyo namang i-check to. So ito naman guys, sa website na makikita natin yung FB page nila tsaka yung Twitter nila. So meron silang ilan ba? 15,000 followers sa Twitter. Then sa Facebook naman, meron silang 1,934 pa lang follow. So nasa early phase pa talaga tong project na to. So siguro guys, yun na lang muna dito sa website nila. And then kung gusto yung puntahan yung white paper nila, so nandiyan naman yan, so pwede kayong magbasa-basa dito sa mga information na gusto nyo pang malaman tungkol dito sa game. And then yung mga siguro missing lang sa akin dito habang binabasa ko dito is yung information about sa tokenomics. So wala kasi dito yung mga number ng parang total supply ng tokens sila, pero ang kagandahan dito guys, ma-appreciate nyo yung mga flowchart na nandito, parang ano ba yung mga usual na gagawin ng player, parang pagpunta sa gameplay, or kung merong mga season, and then kapag merong kang costume, paano mo ba yung ipapasok sa mga trading or mga upgrades and all here dito sa flowchart na to, or paano ka makaka-earn ng token nila, ng in-game token. And then sa economy, isa sa mga nagustuhan ko dito is kapag gusto mong mag-earn ng GBC, so yun, kailangan mo ng costume, and then pwede kang magkaroon ng staking rewards, and then activities din pagka nag-crypto battle ka nga, yung 3-on-3 na shooter game. So pwede kang maka-earn ng GBC. And then yung demand naman nito para ma-ensure nila na yung ecosystem is circular, so may mga demand din para sa pag-level up, gagamitin mo yung token mo doon sa mga bros codes, sa mga hidden links para magkaroon pa ng mga maraming mga characters and other activities pa. Nakita naman natin magdadagdag pa sila ng mga ibang modes. And then nakita ko rin dito guys yung isa sa mga problem ng ibang mga NFT games, parang hindi nila alam paano nila i-brand yung mga NFT. So dito merong durability yung mga NFTs natin. Sa early access, unlimited yung durability, pero sa grand launch, hanggang 7 times mo lang siya pwedeng i-recharge. And habang nire-recharge mo yun guys, nababawasan din yun ang total durability. So kapag na-consume mo na lahat yung pag-recharge, then nag-run out na yung durability, so pwede mo na siyang i-convert to certain rewards na lang. Parang iba-buyback na yon, and then NFT birding na yon. So the more lang na may mga nag-enjoy sa game nila and tingin nila profitable yung game nila, then yung economy dito may potential na maging sustainable, di ba? So kilala din naman natin yung teams or organizations behind the project, so sobrang legit na legit sila, di ba? So siguro guys, yun na lang muna yung mag-cover natin dito sa game na to. Sana na-cover natin yung mga important parts. Very high level. So kung tingin nyo meron kayong mga gustong pag-usapan dito and matagal nyo nang tinitingnan to and may mga tanong kayo, so ilagay nyo lang yun sa comment section. Baka makuha natin yun doon sa
organization nila. Then inuulit ko guys, na shortlist tayo dito as possible official YouTube partners. So kung na-appreciate niyo tong video na to guys, so sana i-like niyo yung video na to and then leave a comment. And then share niyo na rin sa family and friends niyo and mga kilala niyo na NFT game enthusiasts, lalo na yung mga naghahanap ng AAA games. So share natin to sa kanila. Tandaan guys, so syempre limited lang yung knowledge natin and control sa mga games. So kung tingin niyo na para sa inyo to and siguro yung play and earn na concept, kung tingin nyo may enjoy nyo to, then pasukin natin. So kung tingin nyo skeptical pa kayo, edit free to play na lang muna, experience nyo muna yung game, and kung sa palagay nyo magta-top kayo dito and may potential kayo na makapag ROI sa game na to, di ba, so pwede tayo mag-invest ng mga NFTs. Pero laging din natin tatandaan na huwag tayong mag-invest sa hindi natin alam. Invest lang natin yung kaya nating mawala. And make sure natin guys, kinagawa natin yung mga research natin. And responsible tayo doon sa mga decisions natin. And dito na nagtatapos yung video natin ngayon. Sana na-appreciate nyo to. Thank you for watching and God bless. See you on my next video. Bye!